takya pa. Hirap nga mag-English na mag-debate, no? Paano masabi? Pakyaw, oh. Sa nag-English na lang, daanan sa dictionary yun. Diba kasi yung nag-aral ka, dahil sa ilang taon mo nag-aral, lahat ng libro na mga matatalino, nababasa mo yan. Hindi ka tulad kay Duterte na balimang ko sa'yo. Malalalim na batas, malalalim na language, alam mo yan. Kuhawa ka lang, oh, yung pants drunk ko, alam ba ni, nakuha ba ni Pacquiao, baka hindi pa niya nabasa yun, kay Duterte lang niya nalaman yun. Hindi ka lang matanda, ugyan. Kaya si Duterte, lahat ng dictionary niyan. Alam yan. Diba yung katulad kay Eric, diba? Mag-aaral lang agad, oh. Talagang focus sa pagbabasa ng libro, kailangan marami kang libro mabasa niyan. Mga libro na matao, mga matatalino sa buong mundo. Una-una yan, political science, yung paano pa pala... Kasalanan mo naman lahat yan eh! Kasi si Pacquiao siguro, pag tinanong ni Duterte kung anong history ng Pilipinas, baka di pa makasagot yan. Huwag na eh, kung kailan... Dapat pagsingat na kailan nabuo ang bansang Pilipinas? Patay tayo dyan. Presidente ka, walang alam. Sinong unang bayani natin? Baka di alam ni paano yan. Si Pacquiao, matulad yan ni Andres Bonifacio. Anong politiko na mahila ang pinag-aralan? Oo, ano pala yan? Bakit si Padres Bonifacio, may pinag-aralan ba yun? Nagtitinda lang din ang abaniko yun, ha? Mahila mo sa akin, natatang ko yan. Dahil si Emilio Aguinaldo, general. Oo, matalay na si general, si Emilio Aguinaldo. Kaya natalo siya sa election si Andres dahil maraming kanyado si Emilio Aguinaldo, matalino. Marami siyang pangkat. Marami siyang grupo na kumanib sa kanya dahil matalino siya. Presidente. Doon pa lang, makuha na mo base. Kaya yung may pinag-aralan o wala, mahirap talaga pag bumangga ka sa mga ganyang laban ng politika. Isang bala ka lang. Sa sport, galing si Pacquiao, boxing, pero pagdating sa kotakan, malayo ngayon siya. Si Aguirre nga lang, dating chief of justice yun. Oh. Ma-chief of justice ka ba kung hindi mo alap ang lahat ng batas? Kaya hindi lang batas sa wow, Pilipinas, ang mundong batas. Alam mo yan. Supposedly na kaya lumadiktahan yan? Pag ano yan? Dikta lang nga yan sa kanya, hindi naman yan. Dikta yan, sige. Dikta lang yan ng mga bugadong mga tatalino. Tapusin na ba? Tapusin na yata. Mga diktator ngayon. Hindi yan pwede nga. Yari yan. Tinitira na nga siya ni Duterte. Hindi ka talaga pwede. Gusto nga niyang babuksan ng ano. Presidente ka. Palayo mo sa akin, sasaktan ko. Sasaktan ko yun. Kung magna cum laude pala yun. Ang yun eh. Pwede niya maging advisor si Papa niya. Kunin niya yan. Hindi naman niya makulang opisyo. Lalo kung nag-busy presidente yan. Baka mayan ang makaupo sa atin na presidente na vice-president sama sa Malacan niya. Hindi naghiwalay. Sabi naman sakit yung presidente para tayo siya magiging... Maganda nga si President Duterte kasi. Sakit si Sarah. Bumitaw si Sarah. Papay Duterte para rin. Natatakot sa kanya yung mga ano eh. Yan hindi yung diktador dahil walang binuto ng tao yan eh. Yung mga business, yung mga negosyo, natatakot ka Duterte. Hindi man ako. Kaya nagbabayad ng tax ng maayos ba? Hindi naman niya naningin lamahal si Duterte ah. Hindi naman takot mga negosyante sa kanya. Gusto nga siya eh. Maganda nga yung alaga niya sa pagsiguridad ng bansa mo, maganda nga eh. Walang takot sa kang Duterte na negosyanteng ano, kung magtatama, mababayad yun ang tamang buhay. Si Lopez lang inano niya, dahil simula pa kay Kure, hindi nagbabayad. Isang bala. Tingnan mo, Jamie, oh. Gustong-gusto nga si Duterte. Ang Jamie ngayon, nagre-report kung sa isang taon, magkano kinita. Magkano tax nila. Nag-audit sila. Baka magbulo. Ibig sabihin, maganda yung pamalakad niya. Tumino nga yung mga negosyante na loko-loko magbayad. Hindi yung katulad si Duterte kay Marcos. Si Marcos kasi sinisiraan lang yan nila Ramos, Enrile.
pusi na ba? Trilanis niya, subukan niya sila ng Duterte, hindi nga upo. Sana yung nasa Duterte siya, ano eh, alam niya yung kalakaran kung paano pabagsakin yung ano niya. Siyempre, si Marcos, kapanahon na ni Marcos, papa niya, ano eh. May possession yung papa niya, di ba? Palacio, no? Gobernador yung papa niya na sa Gapong. Mayroon ko sa'yo. Kasi hindi si Marcos. Binata na siya nun eh. Kaya may alam na talaga yan. Binata na si Duterte nun. Ambasador pala yan. Gobernador. Gobernador sa Davao pero ginawa ni Marcos. Ambasador, matalino ang papa niya. Pagayon mo sa akin, sasaktan mo yan. Wala na. Ako sina ba?